Magandang araw mga kapuso, narito na po tayo sa episode 5 ng Makiling Araw ng Biyernes. Sabi nga ni Lola Ising, no, ano kayang klasing halaman ito? Kailangan makita ko to, Amira, kung ano ang itsura ng halaman na to para pwede natin taniman dito sa bakuran natin at magkaroon din tayo. Sabi naman ni Rose, nagparinig, ay nako, hindi naman pala bulaklak yung hinahanap ni Alex kundi bulaklak ni Amira. Lumapit agad si Crisanto, yung ama, nagpantigan tenge. Rose, ano ba yung pinagsasabi mo ha? Ba't lumalabas siya sa bunganga mo? Nawala ng gana si Rose kasi napagalitan, nagpunta agad sa kwarto. Ngayon, nagtatabak na ng kawayan itong si Crisanto. Tinawag niya si Alex. Alex, halika nga dito. Nagpaalam ka sa akin, di ba? Sabi mo, isasama mo si Amira. Pero bakit pagbalik nyo rito? May sugat pa yung anak ko, napahamak, tapos ikaw, may mga pasaka pa, nabugbog kayong dalawa. Sabi ni Alex, may naengkwentro kasi kaming grupo ng mga kabataan eh, mga ire-rescue namin, kaso mga pasaway ho, kaya po napaaway kami. Tumayo si Amira, sabi niya, tay, totoo po yung sinabi ni Alex. Ngayon, kinumbinsi siya ng lola niya, ising niya, na kinakailangan, samahan daw siya bukas ng umaga para puntahan yung lugar na yun kung saan nila nakita yung bulaklak na yan. Ngayon, kinabukasan, umaga, nagpunta nga si na Alex, Amira, kasama si Tatay Crisanto at si Rose, pati yung best friend niya. Oo nga tay, buti na lang talaga, hindi natin sinama si Lola Ising. Nako, tatakihin na naman ng rayuma yun, sabi ni Crisanto. Eh ako nga, hiningal nga ako eh. Noong natagpuan na nila, sabi ni Rose, ang ganda, umiilaw siya. Sabi ni Tatay Crisanto, ba't siya kumikinang? Anong klaseng halaman to? Natagpuan na natin, sabi ni Amira. Tay, ito na nga yun. Ngayon narinig nila na mayroong batang sumisigaw. Yung anak ng kapitbahay nila, nakagat pala ng insekto. Sabi ni Alex, o dito ka, yan ang kulit-kulit mo kasi. O nga, may kagat nga siya ng insekto. Sabi ni Amira, saglit lang ha. Ito, kukunin ko to. Kumitas siya ng petal. Nung bulaklak, sabi ni Tatay Crisanto, ano gagawin mo dyan? Subukan ko lang sa kanya tay, umepekto sa akin eh. O ito ah, dilapat, dalawang petal, dun nga sa dalawang sugat, dalawang kagat eh. Nagulat sila, sabi ni Amira, sagit na nga, unti-unti kong tatanggalin. Mga ilang minuto, pinadampi niya yung petal doon sa kagat nga ng insekto. Pagtanggal, nagulat sila lahat kasi wala nang bakas. Wala na talagang kagat ng insekto kasi sabi ng bata, Ate Amira, bakit po sumasakit? Sabi ni Amira, hindi ko rin alam eh. Ganyan din kasi nangyari sa akin eh. Yun pala, panandali alam pala yun. Healing process na pala yun. Nagulat talaga sila kasi ang galing, diba? So sabi naman ni Tatay Crisanto, anong ipapangalan mo dyan? Ganon din sabi ni Alex. Sabi naman ni Amira, mutya, mutya na lang, alam ko na ipapangalan sa kanya. Dahil sabi sa akin ni nanay, kapag nawawala ka raw dito sa bundok na to, tawagin mo lamang si Maria Makiling at hindi ka niya ipapahamak, hindi ka maliligaw. Mutya ang tawag sa mga taong naliligaw. At ito na nga, habang nagtatabak nga ng kawayan at gumagawa nga ng papag itong si Tatay Crisanto, naririnig niya yung pag-uusap ng magkapatid sa may sala. Inuudyo kasi ni Rose na aralin niya maigi yung bulaklak. Baka malagpasan pa niya yung CEO ng Nexcelsium na si Dr. Franco, na meron daw siyang droplet na ibinibenta na talagang effective sa lahat ng uri ng sakit. Sabi ni Amira, ate, yun yung binibenta nung kapitbahay natin, hindi mo masyado effective eh. Anong hindi effective? Eh marami nga nagpapatunay, may mga testimonies pa. Ito, panoorin mo, ang gaganda ng mga feedback, ang gaganda ng mga comment. Eh yung mga nagtetestify na talagang totoo yung produkto, talagang epektibo. Tapos pinopromote ni Dr. Franco sa pamagitan ng commercial yung produkto nila. Sabi niya, mabenta to. Tinan mo naman si Dr. Franco, bilyonaryo na, nag-aral yan. Kaya pwede natin itong pagkakitaan, sabi ng best friend niya, bestie. Kapag umasenso na kayo, huwag mo kalimutan na. Siyempre naman, bestie, ikaw pa ba? Si Alex, walang kibo, pero nakikinig.
Diba parang naiilang siya dahil nga sa takbo ng utak nito ni Rose eh. Gusto talaga niyang yumaman eh. Gusto niyang mapadali yung pag-asenso nila sa buhay. Kumbaga parang nawawalan siya ng amor kasi pera-pera na lang eh, diba? Yun na lamang yung laman ng utak nito ni Rose. Ito namang si ano, Lola Ising lumabas. Sabi niya, Crisanto anak, o nay, okay ka lang ba? Kasi kanina ka patahimik. Okay lang ako nay. Kunwari hindi ko na lang narinig yung pangalan Dr. Franco. Ano kaya ang atraso ni Dr. Franco kay Crisanto no? At sa pamilya Lirio, sa pamilya nila? Sabi ni Crisanto, nag-ano na siya eh. Naging emotional siya, sabi niya eh. Alam mo, Nay, imposible namang maging bilyonaryo ko kahit gumawa ako ng papag eh. Ilang beses eh, kasi napuno na ng nanay niya. Mukhang malakas ang papag natin ha. Maigi nga yun, Nay. Tatapusin ko ito buong magdamag. Hindi ko na ito papaabot pa bukas. Eh sa akin naman, kahit maging milyonaryo ko, napaka-imposible mangyari. Pero taas na ako kasi wala akong naargabyadong tao ni isa. Alam ko naman sarili ko yun. Ngayon, kinausap ni Amira yung nanay niya sa poon. Nay, alam ko po na lagi kayong nakagabay sa amin. Sabi ni Rose. Kaya huwag mo nang hintayin pa yung pagkakataon na matulad ito kay nanay. Yung nagkasakit siya at hindi natin siya napagamot. Oo ate, inipilit natin siyang dalhin noon sa ospital pero ayaw niya. Magastos lang daw at mababawasan ang pera natin magkapatid. Kaya nga, kaya aralin mo na yung bulaklak ng mutya. Para naman umasenso na tayo, para hindi to matulad. Huwag naman sana mangyari na baka dumating yung araw na nangailangan si tatay o kaya si Lola Ising o di kaya isa sa atin. Sabi ni Amira, ikaw Alex, ano ba gusto mong gawin ko? Sabi ni Alex, nasa sayo naman yan Amira eh. Sa akin lang, hadlang ako kung yung mga bagay na labag man sa kalooban mo. Ngayon kinabukasan, nakita ni Amira yung ate Rose niya kasama yung best friend nito na aalis. Sabi niya, o kala ko nakapangligo kayo, hindi kayo pupunta ng hot spring. Sabi niya, sawa na kami sa hot spring eh, mamasya na lang kami, punta kami ng mall. Sige na Amira, galingan mo dyan sa pag-aaral ha, alis na kami. Ngayon kinakausap ni Amira yung langit. Siguro nay, maaring tama po si ate Rose. Kung hindi naman to ikasasama ng buhay namin, kung aasenso naman kami, bakit hindi, diba? Eh siguro alam ko rin naman kasi ang sagot eh. Alam ko ang sabihin mo, wag lang puro pera-pera, mas importante pa rin yung makatulong sa kapwa na walang hinihingi kapalit, diba? Alam ko na eh, kasi kung nabubuhay ka hanggang ngayon, ganito rin yung gagawin mo. Tapos sumagot si Muya, nakatuwa talaga itong alaga niyang kambing eh. Me, sabi niya, oh Muya, ba't naman ikaw ang sumasagot? Ibig sabihin ba, gusto mo na gawin ko to? O ikaw ang tatanungin ko, gusto mo ba na simulan kong pag-aralan yung mutya? Hindi naman sumasagot si Muya. Ngayon, nung pagtalikod niya, nakita niya patuloy pa rin na umiilaw yung mutya. Sabi niya, may mga pagkakataon na kumikinang siya ng sobra, may mga pagkakataon na hindi. Ngayon, ang ginawa niya, dahil nga sobrang hiwagan nitong bulaklak na to, pumitas siya ng isang petal. Ayan o. Tapos, tinikman niya hanggang sa ngumunguya na siya at kinain niya. Diba? Nilunok niya yung petal ng mutya at heto ang naging epekto sa kanya. Naging high siya, parang naging addict siya, no? Para ba siyang sinapian ng isang masamang espiritu. Parang nabaliw siya dito dahil umakit siya sa may bubong. Tapos bigla siyang humiga. Buti at nasalo siya ni Alex. Kaya hindi na pasobro yung bagsak niya. Gulat na gulat yung lola at tatay niya. Sabi ni Alex, hindi mo maalala kung ano yung ginawa mo? Hindi niya talaga maalala na kumain siya ng petal ng mutya. Kasi nga, ang mangyayari nito, kapag kinain niya yung mutya, kahit wala yung bulaklak na yun, makakapanggamot na siya ng mga tao. Diba? Magiging mahusay na siya manggagamot. Kasi yung kapas ng mutya, napasok na mismo sa dugo niya. Diba? Napunta na mismo sa loob ng katawan niya. Kaya ito ang ating pakatunghayan sa Lunes, mga kapuso. Ang pagpapakita ni Maria Makiling kay Amira. Kaya wag natin palalagpasin ang episode 6 ng Makiling. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso. Happy weekends, happy new year, and God bless us all.